Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwa ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. It was the truth, so I did not at all have to be challenged. You do not have to tell me na hindi tama yung ginagawa mo. Patakaran ay ilahad ang storya na fair at balanced. Yun ang aming mga guiding principles. Literary and film icon's body of work spanning 5 decades captures the Filipino struggle for social transformation. For as long as there's democracy, vital na may media. I have an obligation as a tatay, not literally lang to my children. It's a obligation to the next generations. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Professor Nick Yongson ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng centennial ng broadcasting sa Pilipinas, itinatampok po namin sa programang ito ang pinakamataas na pagkilalang binibigay ng Universidad ng Pilipinas sa mga natatanging alagad ng media sa ating bansa. Ito po ang ika-4 na episode ng palatuntunang Gawad Plaridel. Gaya ng nasabi ko sa mga nakaraang episode, sa unang taon ng aking paninilbihan bilang dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa UP Diliman noong 2003, napansin ko at ng aking mga kapwa guro na hindi na gaanong maganda ang tingin ng taong bayan sa maraming media practitioners. Kulang umano sa profesionalismo, hindi masinop manaliksik, nabibili ang opinyon, walang malasakit sa taong bayan. Ilan lamang ito sa mga masasakit na puna na ikinukulapol sa mga alagad ng media noon. Para patunayan na mayroon pa ring tapat at profesional na manggagawa sa industriya ng media, naisipan ko na dapat simulan ng kolehiyo at ng UP ang pagtukoy at pagpaparangal sa mga katangi-tanging media practitioners sa pahayagan at magazine, pelikula, radyo, telebisyon at digital media na hindi lamang kinikilala dahil sa husay ng kanilang mga publikasyon, pelikula at gawain sa broadcast, kundi ginagalang din dahil sa kanilang hindi natitinag na profesionalismo, hindi matatawarang integridad at tapat na paglilingkod sa bayan. Sa palatuntunang ito na binubuo ng 5 episodes, itinatampok ang 15 tumanggap ng Gawad Plaridel mula 2004 hanggang 2019 bago pansamantalang natigil ang pagbibigay nito dahil sa pandemya. Sa unang episode, itinampok ang mga ginawaran mula sa larangan ng print media. Sina Eugenia Duran Apostol, Pachico Sayares, at Jose P. Tacaba. Sa 2nd episode, itinampok ang mga ginawaran sa larangan ng pelikula. Sina Vilma Santos, Pidla Tahimik, at Ricky Lee. Sa 3rd episode, pinakilala ang mga ginawaran mula sa larangan ng radyo. Sina Fidela Chadeli Magpayo, Eloisa Lola Sela Cruz Canlas, at Francisca Ate Babes Custodio. Ngayon naman, sa episode na ito, tampok ang mga ginawaran mula sa larangan ng telebisyon. Sina Cheche Lazaro noong 2007, Rosa Rosal noong 2012, at Tina Monzon Palma noong 2017. Inyong matutunghayan ang mga dokumentaryong nagtatanghal sa kanila,
na nagpapaliwanag kung bakit sila napiling parangalan ng Gawad Laridel. This is Pro, your Friday night news magazine for television. Good evening, I'm Checha Lazaro for the Pro team. We'll have all of these stories when we return. Nauna si Cecilia Checha Lazaro sa pag-produce ng programang Investigative Journalism sa Telebisyong Pilipino nang ipalabas niya ang The Probe Team noong 1987. Sa pangunguna ni Cheche, nakilala ang programa dahil sa masusing pananaliksik, matalisik na panunuri at imahinatibong paglalahad ng impormasyon tungkol sa mga napapanahong issue. Tumagal ng 23 taon ang programa sa Himpapawid. Ngunit bago ito nagpaalam, naging modelo na ito ng mga sumunod na programang public affairs at mga dokumentaryo. Bukod sa pagiging producer at host ng The Probe Team at ng Cheche Lazaro Presents, producer din siya ng mga kritikal na programang may estilong malalim ngunit madaling masakyan. Tulad ng Five and Up, Art School, at Kids with Kids para sa kabataan. Eyewitness documentaries para sa malawak na publiko, Game Plan para sa taga-subaybay ng sports, at AgriLink para sa nasa pagsasaka. Pinanindigan ni Cheche ang pag-produce ng mga dekalidad na programa at hindi ininda ang banta ng commercial ratings na madalas ay nagpapalabnaw sa nilalaman at anyo ng mga palabas. Panoorin po natin ang dokumentaryo tungkol kay Cheche Lazaro na pinroduce ni Professor Elena Pernia at sinulat at dinirihe ni Professor June Austria. Si Cheche Lazaro ay isang napaka-excellenteng journalist. Isang tao na dedicated sa mga ginagawa niya. She really knows what she's talking about. Respected. Presents fair views. Magaling na journalist. Isang matapang na reporter. Lumalaban sa sistema. Honest. At gusto siya ng mga tao gawa ng lahat ng mga sinasabi niya may katotohanan. And I think she has contributed a lot in media. Magaling siya para sa akin. I think that Probe, without a doubt, indubitably, is the single biggest achievement and contribution of Cheche Lazaro to this nation. You know, Probe is Cheche Lazaro. Probe is the first investigative news magazine sa Pilipinas. Hindi naman natin masasabi ako nag-umpisa kasi marami nang gumagawa para sa print. Natatandaan ko nung high school pa ako, o siguro mga first or second year college ako, nagbabasa ako ng Manila Times. At isa sa nabasa kong report sa front page, tanda-tanda ko pa noon, ay isang report ni Rod Reyes na tungkol sa mga drug dens. Na-impress ako sa report na to dahil sa ang ginawa ni Rod, nagpanggap siyang isang drug addict. At pumasok siya sa drug dens na bilang isang drug addict na nangangailangan ng droga. So dinescribe niya yon from a first person perspective. Ang galing naman itong reporter na ito. Hindi lang siya nanonood, kundi naging parte siya nung experience na bilang isang drug addict para magbuo siya ng storya tungkol sa drug addiction. Tumatak sa isip ko yon paglaki ko o pag nagpa-practice na ako sa industriya, yun ang gusto kong gawin. When we put up Probe and Cheche was the host, dun na, naging sobrang committed siya sa vision ng program, no? When I entered the industry, it was largely focused on entertainment and the movies as part of television. So I was introducing a genre that was not common or not very much appreciated because the medium then, the story, the programs that were being watched were mostly entertainment. She had a vision for what TV news broadcasting can be in the Philippines, and she infected us with that vision. In many ways, what you see in the industry today is really a byproduct of Cheche's dream. My next
hurdle was to do something significant na gumawa ng hindi naman kakaiba, pero yung bago, yung wala pa sa industriya, yung hindi pa ginagawa, para makatulong, makabuo ng bagong kaalaman na maaaring i-contribute sa television industry. Ito yung nagsimula ng era ng talagang pagiging makabuluhan ng journalism para sa mga mamamahayag sa television. Because television was used to probe issues, to look into different issues of importance. Yung investigative reports, yung kailangan mag-isip, kailangan suriin, kailangan bantayan mo o panuurin mo ng husto, yung full concentration para maintindihan mo yung sinasabi, it requires more of the audience. So at the time we introduced the investigative news magazine, it was... It stuck out like a sore thumb. It wasn't the usual genre that the television audience was used to. So it was difficult, but it was challenging. Yan ang nag-set ng standard. Eh. Siya ay naging prototype ng post-martial law o post-Marcos journalism. Hanggang ngayon, na-inspire kami sa naging experiences namin sa pro at sa pagtatrabaho sa tabi ni Cheche. At if you notice, after the probe team, umusbong ng iba-ibang klaseng investigative programs eh, sa iba-ibang mga channels. Kumbaga, the mother of it all, I would like to think it's really the probe team. I think there is an audience. The audience has been built because of the hard work of many people who have worked on television, not just us. I think the credit really belongs to all of the other programs that have come up. She's a pioneering broadcaster, but she's also a pioneering broadcasting educator. Well, ang aking simula talaga ay sa MathCom, kaya malaki ang aking utang na loob sa MathCom. Dahil sa I started my career teaching, nagtuturo ako noon ng broadcasting, at habang ako ay nagtuturo, naisip ko na pag nagtuturo ka ng, halimbawa, kung ikaw ay doktor, nagtuturo ka ng surgery, o nagtuturo ka ng paano mag-dissect, o paano mag-analisa ng isang may sakit, kailangan meron kang practical experience dun sa ginagawa mo. So naisip ko, para akong doktor na nagtuturo ng surgery, pero hindi naman ako nakakapasok sa operating room. So ang konsepto ko noon ay para maging epektibo kang teacher, kailangan you practice what you preach. When Professor Lazaro was chair, for example, of the Broadcast Communication Department, one of her main goals was to refocus the department to broadcast journalism in the awareness that broadcasting, particularly television, is a very powerful medium which can help this country and its people understand what's going on. Dreamed of changing the orientation of Philippine television, the broadcast media, and that she wanted to do that by reorienting the curriculum of the college itself, especially the broadcast communication department. If one sets a good example and many more people latch on to that good example, there will come a time where the tipping point will move it in favor of the good. Puno pa natin yung sections niya. Kasi they know that they will learn a lot from Cheche because Cheche is really an institute. Cheche was my professor sa broadcast journalism. She was responsible for my being here. Teaching does not only take place in the classroom. And through her company, Probe, she has trained a generation or two of Filipino broadcasters. Marami siyang na-train eh. Yung pro team group niya, yung karamihan ngayon na magagaling sa industriya, either trainee ni Cheche yan o nakipagtrabaho ni Cheche.
At lagi siyang conscious na siya ay isang role model. No? So, lahat ng magagandang qualities ng isang mahusay na journalist ay pinapakita niya sa amin. Parang yung mga talents nga ng Probe, parang they always come and go. Pero ang nadadala nila kung saan man sila magpunta, yung culture of journalism, excellence in journalism. All of those young people na dumaan sa Probe, lahat yun nakuha yung good qualities and lahat yun nagsaspread. So para siyang she's leaving a legacy. Si Cheche kasi ang taas ng standards. Talagang na-challenge niya ang lahat na abutin yung standard niya. And early on, she would inspire everybody to do this because she would do it herself. Benchmark namin, I was with ABS-CBN, and to us, parang benchmark eh, wow, ang Probe ganito. Essentially, we should compete against ourselves. We should be better than our last show. Yung pagkakamali o yung pagkukulang nung huling show, kailangan i-correct sa show na ito. That should be the attitude. It should not be, mas magaling ako dun sa isang programa. We should compete against ourselves so that we make the speed faster, we run better, and eventually, if you're better than yourself, you're already better. What Checha Lazaro stands for, yun talaga excellence in journalism. We don't critique others, we critique ourselves. We have a tradition here in Probe. Every Monday, we do a critique. We say, what went wrong in the last episode? What was good in the last episode? And hopefully, in the next episode, we don't commit those same mistakes. Ang work ethic niyan, ang taas! Because one of my main objectives in doing an investigative report is that the investigative report must be investigated by the reporter. The reporter has to be there. You cannot have armchair reporters who just voice and everybody else does the work. Siya nag-set ng example sa amin sa kasipagan. Yung production values niya mataas. Parang pwede mong ikumpara sa pinakamahusay na programa sa Amerika o sa ibang bansa. She set us high standards of excellence through the quality productions that she did. Yung no-nonsense, you know, style ng pag-report, seryoso siya dun sa tinatalakay niyang issue. Hindi sensational yung pag-report. The quality of her programs, like, you know, Probe Team, malalim. Okay, it has depth, it has integrity, napaka-professional ang approach niya sa mga topics niya. Yung professionalism niya, yung preparedness, yung kanyang decorum on camera, the way she treats the guests. Mahirap na yung mga tanong dun sa mga kailangan nang i-confront. Mahirap pa rin magalit sa kanya eh. Dahil kahit hindi ka nag-agree sa kanya, maganda yung kanyang intensyon. Di binabara yung mga alam niyang merong mga pangit na itinatago. Gagawin niyang lahat para magtanong pa rin. In a way na alam niya na kailangan sagutin mo yung gusto kong malaman from you. Huwag kang magsinungaling. Yung mga tinatanong niya dun sa ini-interview niya, eh, yung mga tanong na gusto ko maitanong din. Tapos he asks the right questions. So basically, yun ang pinakamahalaga as far as I'm concerned. Asking the right questions is the primary capacity that a journalist must have. Kung gusto kong maintindihan ng isang, let's say, political issue, I'd rather watch her. Because alam ko na balansyado, tsaka napoprobe niya talaga. Tama nga yung title niya, ano, Probe Team. Kung probing lang ang kailangan nyo, kaya niya pang i-probe ka, probe-proban. Kaya niyang mag-dig hanggang sa makakaya niyang limitasyon. Prepare a story so that it look like dessert,
You want to eat it, but it tastes like vegetables. And once you imbibe it, once you take it in, you realize na after the story, you learn something new. After you watch the story, there is either an aha moment where you say, ah, yun ba yun? Or you feel as though nadagdagan yung kaalaman mo tungkol sa pinag-uusapan. Yun nga, she represents truth na if you want to know the real story, then you'd watch Probe. The way she presents issues is, I think, very fair. Both sides. Hindi siya yung nagiging emotional about certain issues na nadadala yung nanunood. By doing a balanced reporting or balanced interview or balanced presentation of issues, ako as a viewer, ako nagde-decide kung ano ang stand ko dun sa issue na yun. Nagagawa ni Cheche yun. Mahirap yun. Paggawa ng storya ay kailangan fair at balanse. Ibig sabihin ng fair, kung kinausap mo ang isang panig, kailangan kausapin mo yung kabilang panig. Pangalawa, kailangan balanse. Ang ibig sabihin ng balanse, ikukunin mo ang lahat ng mga angulo ng issue. Ang patakaran ay ilahad ang storya na fair at balanced. Yun ang aming mga guiding principles. We'll start with the basic knowledge, the basic desire to do this, the love of the job, and the dedication and the desire to achieve excellence. Many people look up to her as a model, as an example, as an icon. Yung integridad, inahangaan ko talaga sa kanya yon. Kung meron ka mga ethical na mga problems, kunwari, ano ba ang dapat kong gawin? Tanungin ko sarili ko. Ang kasagutan ko dyan, ano ba ang gagawin ni Checha Lazaro? I think that's what you can see characterizing her entire career. Always, it is about the principles. No matter how comfortable she gets, if her principles are challenged, she stands up for the principles, and then walks out if those principles are challenged, and she can't change it. But there are only temptations if you present yourself as a willing victim. Because she hasn't compromised any of her principles or ideals that makes her one-of-a-kind broadcaster. Then she joined ABS-CBN when it was starting and ran the current affairs division. Then when ABS went the route she didn't believe in, she left a major network and started a small company. Yeah, ang isa pa siguro, yung integridad bilang mamamahayag, makikita yun sa kanya, no? Dun sa mga pagtalakay niya, sa mga issue. Hindi ko naman sinasabing madaling gumawa ng storya. Mahirap gumawa ng storya, pero mas mahirap yung paninindigan mo yung storya. Kahit mawalan kayo ng show. Solid yung babae niya, niya nagpapabayad. Bibigyan yung gift dyan, solid niya yun. Doon ko nakita na hindi ka dapat bayaran para isiwalat mo yung katotohanan. There were attempts when we were starting earlier in the game na I distinctly remember, nag-uumpisa pa lang kami noon, pagkatapos ng isang interview, may nagbigay ng isang malaking envelope sa akin. Nung pagkatapos ng interview, nung huminto na yung cameras namin, gusto nga namin hulihin. Alam namin na may nagbibigay, may nagsasabi sa amin. So, huminto na yung mga cameras namin, binigyan kami ng isang matabang envelope, at binuksan namin sa harapan ng tao, at sinoli namin, at sinabi namin hindi kami tumatanggap. When you talk of Checha Lazaro, hindi yan nabibili, hindi mo yan pwedeng tibagin, hindi mo yan pwedeng bigyan, ano? Because she believes in what she's doing, she believes in the kind of program that she's producing on air, and I think people recognize that. Maybe it's because we're not influential enough, or people say it's not worth paying this person because nobody watches them anyway. Maybe that's it. Or maybe it's also because of her reputation that has been carefully built in the last 20 years. I'd like to think that it's the reputation that has been built in the last 20 years for the whole team and for everybody that has worked on Pro. Thank you.
kita ko sa halimbawa niya na marangal ang trabaho sa television, marangal ang trabaho sa journalism at maraming magagawa para sa lipunan, para sa bansa at para sa mundo. Public affairs na naging area of specialty ni Cheche, nakapagbigay talaga ng mas malalim, mas malawak, mas sustained na pagtutok, pagkilatis sa mga issue. We don't want to be a blemish in the industry. Gusto namin itaas ang antas ng telebisyon o paggawa ng programa para sa telebisyon, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Laki ng nagagawa nila para sa awareness ng mga tao, awareness ng mga Pilipino na may malaking problema tayong kinakaharap, may mga korupsyon sa ganitong ahensya, may mga ganitong problema ang mahihirap. Kasi nagiging media siya para tignan ng otoridad or ng gobyerno itong mga issues na lumalabas at pinapalabas niya sa kanyang programa. Doing investigative reporting is part of your social commitment. There's a social dimension of it. It is not just reporting the news as it happens. Ito iba. So, I feel that this is the inner strength where Cheche is getting all these qualities. Cheche feels that what she's doing is also a patriotic duty. It's not just a professional duty. At sa palagay ko, gusto rin niya magbago yung lipunan. Ang journalism at ang media ay isang makapangyarihang paraan para baguhin ang lipunan. News is about integrity. It's about credibility. It's about the will to try to make a difference, a positive impact. And the will to try to change this world to be better than what we think it is. And our world is so far from perfect that you have to have someone like Cheche will always be relevant. Nung nakaraan, na-criticize kami tungkol sa mga story ang ginagawa namin. Nakakasama daw sa impresyon tungkol sa Pilipino. At pinag-usapan namin yon sa team. Sabi namin, ginagawa ba natin yan para makasira ng impresyon tungkol sa Pilipinas? Ang sagot namin, hindi. Gumagawa lang kami ng storya na nagpapakita sa totoong nangyayari sa ating bayan. At hindi lang yon. Gumagawa din kami ng storya na nagsasabi o naglalakad ng kabutihan na ginagawa ng ating mga kababayan, ng ating mga kasama sa buhay dito sa industriya para ipakita na meron namang mabuting ginagawa. Ang inggawad na ito ay karapat dapat maibigay sa isang katulad ni Cheche Lazaro dahil sa katangi-tanging kontribusyon na binigay niya sa industriya, sa pangkabuuan at sa maraming mga naging mag-aaral niya at sa marami pang tao na nabigyan niya ng inspirasyon. So many of us were infected by that kind of spirit and zeal. Ba yung matututunan mo eh? Meron kang pamantayan kung paano nga ba maging isang broadcast journalist. And lahat ng itinuro nyo nung nandun pa ako sa Pro, babaunin ko yan hanggang magkaanak ako sa magkapo ko, ikukwento ko ta. She's taught so many students in the past. And she's still committed to the profession. I think she's an outstanding example of what a broadcaster should be. Her life, her practices, and her beliefs have influenced a lot of Filipino broadcasters. She's been a silent worker, a teacher. Teachers are always the last to be, you know, when you're a teacher and your student does really well, the student gets the accolades. The teacher rarely gets the kind of applause that the student gets. But in many ways, without that teacher, the student wouldn't get what they get. So I think she's been a silent, quiet, competent force that's been pushing from below, and it's about time that she's recognized for this.
When we started Probe, I never thought we'd get beyond a year. Up to today, I'm still flabbergasted that we're still around. I'm always waiting for the day when we'll say goodbye. But there's always that story that needs to be told. You know, the greatest compliment really is when somebody comes up to you and says, alam mo, nakita ko yung piyesa niyo kagabi. Ngayon, naintindihan ko na yung issue. She's really good. Masipag. She makes sure that the audience's attention is focused on what she talks about. Very clear and very precise. May passion siya sa mga ginagawa niya. Tinatakal niya talaga ng fully informed talaga yung tao. Na-appreciate ng tao. Magaling. Credibility. Dahil sa totoo siya. Matapang. He is able to touch the lives of different Filipinos. Astig siya. Napakasimpleng tao. Very humble. Napaka-selfless. She's uncompromising. Very generous. Napaka-down-to-earth ni Cheche. Bubbly. Actually, isa siyang kaibigan, kachokaran. Very lovable. She's so much fun. Talagang cowboy siya. She's a real person. Nagagawa niya yung mga ginagawa namin na mas bata sa kanya. Journalism is part of her DNA. Tinanggap ni Rosa Rosal ang Gawad Peridel bilang pagkilala sa 35 taong paglilingkod niya sa publiko sa pamamagitan ng mga programang Kapwa Ko Mahal Ko at Damayan na sumahimpapawid sa telebisyon. Nagsilbi ang mga programang ito sa mga mamamayang walang matakbuhan kapag nangangailangan ng tulong na medikal o iba pa. Isang premyadong bituin sa pinilakang tabing si Rosa Rosal. At kabilang sa mga hindi malilimutang mga pelikula niya ang Badyaw, Anak Dalita at Biyaya ng Lupa. At ang reputasyon niya bilang bituin ang walang pag-atubiling pinuhunan niya upang kumalap ng donasyon para sa mga humihingi ng tulong sa kanyang palatuntunan. Modelo ang programa ni Rosa Rosal ng public service program na sumusuri at nagbibigay ng lunas sa mga hinaing ng mga naghihikahos nang hindi ginagawang palabas o espektakulo ang kahirapan ng tao. Narito po ang dokumentaryo tungkol kay Rosa Rosal na pinudus ni Professor Jane Vinculado at sinulat at dinirehe ni Professor June Austria. Thank you.
sa kapagdaramdam ay kung hindi ka mahabag sa lungkot kong dinaranas, puso't diwang nabibihag sa libing masasadlang. Halimbawa, masarap yung umiiyak ka, sumisigaw ka, lahat ng pag-arte nagagawa mo. Kaya talagang wala akong frustration sa buhay. Kung baga sa kon, dun sa mga roles ko na ginagawa ko, lumakas ang aking loob. Hindi ako natakot sa mga pagsubo. Basta, alam kong maganda eh. At alam kong kaya ko. At alam kong kung ano man paggawa sa akin. Kaya ang direktor, sabihin nila sa akin, o Rosa, babasahin ko ang script. Ngayon, pag nabasa ko na yung script, sabi ko, sige, ready na ako. Si Axwell, mausay siya. Yun ang gusto ko sa kanya, no? Kahit na anong role, pwede siya. Nagro-role siya ng mayaman, mahirap. Very professional, like she comes on time. At saka, she requires the script to be there before the taping. Kasi, binabasa niya. Perfectionista si Mame, si Tita Rose. So, gusto niya, may sense yung pag-upo niya rito at pag-interview niya sa mga doktor. Ayaw niya ng kung sino-sino lang na doktor. Masyado siyang concern sa mga guest. Dapat kung doktor ay di kampanilya, dapat talaga yung may sinasabi rin na hindi yung basta-basta guest, ayaw na ng ganun. Yung ano, ang involvement niya is from top to bottom. Talagang parang siya ang producer. Miski na may producer kang assigned executive producer, wala siya nang pakilam. Siya, programa lang tayo, no? Ito kailangan ko, ito kailangan ko, ito kailangan ko. Bakit mo kailangan? Dahil ito ang programa. Ganun siya. In other words, you're talking about being a professional? Sa dilim ng gabi, aking nilalamay, tanging larawan mo ang nagiging sa gitna
There was a time we're supposed to shoot, no? Tinawagan niya ako, sabi niya, direct, meron kasing anay, may calamity nangyari sa Mindanao, sabi niya. And hindi ako pwede mag-taping kasi I have to be there, you know, kasi it's the Red Cross, you know. And doon ko nakita na sa kanya, kasi pag-arte kasi personal niya yan, di ba? May income siya, tsaka ito yung kanyang parang first love. She can forgo with that eh, kasi priority niya Red Cross. Ang priority niya sa buhay is yung sinumpaan niya, natutulong siya sa Red Cross. So, stop taping kami kasi andun siya. I don't know anyone that can continue doing the same advocacy for more than 60 years. More than 60 years of her life, she dedicated that for others. Very selfless. Di na nga siya umuwi ng bahay, lumulusong sa baha, inaakyat niya ang PCSO na walang elevator, puro stairs lang. Sa Red Cross, she comes almost every day, even up to now. So, siguro nasa kanya yun eh. Kasi wala namang motivation talaga eh. Walang monetary motivation, walang ganun. But it's really in her, no? Si Tita Rose, ang nakita ko na isang tao who is mad for others. Pag tumulong siya, she has this genuine concern. And yung pagtulong niya is coming from within. It's innately nandyan sa kanya. May camera o wala, nakikita ko siya talaga na tumutulong siya. At she will ask me to really help this person. And once she start helping a person or whoever is in need, hindi siya tumitigil hanggang hindi natutulungan. So kung ano man yung kailangan na tulong, she will ensure that the help that is requested will be provided bago niya isara yung folder na yun. Merong tatawag sa kanya in the middle of our conversation. May tatawag sa kanya na manghihingi ng tulong kasi merong dinala sa ospital. Merong manghihingi ng itsidra gamot, no, dugo, or kung ano-ano lang. Ano, kaya may mga problema. So, naku, sandali lang, sasabihin ni Tita Rose. So, tutulungan muna natin ito bago natin ituloy yung ating usapan. Pero syempre, ang hindi ko makakalimutan yung merong isang OFW. Ano nga ba ang pangalan nun? OFW na dinala rito yung kanyang dead body, no? That was the time when I saw Tita Rose talaga na talagang she will do her best. She will walk extra mile, no? Just to have things done fast. Ako pala sa akin, I'm not accountable to anyone. But I'm accountable to God. Kung yung gagawin mo, hindi para sa akin, hindi para kanino, hindi para sa Panginoon. Binigyan ka ng talino ng Panginoon, gamitin mo. Yun ang tradition. Kaya, maski sabi mo, wala bayad, wala bayad, pinapagin lang, okay lamang yun. It never bothered me. Alam mo yung pagmamahal ko rin sa Red Cross. Nung bata pa ako, hanggang ngayon, hindi niya bawasan. Sabi lang ni Tony Rosa, mami, hindi kami napapagod. Hindi. And talaga, hindi kami napapagod. At saka talagang, I love, mahal na mahal ko talaga ang Red Cross. At ako, natutuwa sa mga pagbabago na nakikita ko sa ating kapatid. Lalo lang ang bayan natin, maraming talagang pangangailangan. Kaya para sa akin, sa tungkulan ng bawat Pilipino, na kung anong magagawa natin para sa ating bayan, isigin natin, ituloy natin. Walang out-of-pocket cost yung programa sa Channel 4. This is taking the extra mile again, to prove that she takes the extra step to fulfill her vision. Her vision kasi is to give help to others, and her mission is to help. Ang ginawa niya yan, kinontak niya mga doktor dito, mga nurses doon, yung mga medical companies, no, where they can get support for medicines, for services, miskin laboratory tests, operasyon, eyeglasses, no. Ginawa niya. Walang gastos ang opisina ron, ha? Kasi kung tutusin mo, malaki yun. Malaki ang gastos sa ganun, lalo na kung pila-pila ang tao yan sa labas, no? But no, the company did not spend for it. Napakalaking influensya, no, na mai-transform, no, yung mga
yung mga television shows, kasi karamihan nga ng mga television shows, if not simple entertainment, no, yung mga sensational program, that does not give so much value, no, to the viewers. Whereas itong kanyang show na public service, makikita mo it has a heart. It touches the lives, no, of many people, the viewers and the clients, no, who go there for help. At ako mismo nakita ko kay Tita Rose, no, na kapag again may nanghihingi ng tulong sa kanya through that program, talagang after the program uunahin niya kaagad ang paghahanap ng resources para maibigay niya kaagad-agad yung tulong. So napakalaking impluwensya nito sa ating television. Now there are more public service programs na nagke-cater sa ating mga viewers, and Tita Rose is really a big influence to today's television. Hindi niya ginamit yung pagka-artista niya para gumawa ng programang ganito. In other words, hindi siya naganap ng programang ganito para ipagpatuloy yung kanyang pag-aartista. Iba na ang umandar. Puso na, no? Whatever, ano man po ang aking nagawa, hindi yung tama sa akin, no. It was the Lord that was leading me to whatever I have done para sa pakinabangan ng ating mga mami. Primero, parang yung kusin man yung nakaupo nun, parang galit na bakit ko pinakikita ang buhay ng mahirap, bakit ko pinagawa. Mas kaya nang tulig saan nila sa akin, hindi ko pinakunggan. Siyempre, kung mahirap ka, gusto mo rin sumigaw, humingi ka ng tulong. At yung mga natulungan ko, ganun. Hindi sila lang nag-tubigil na lumapit sa akin. Rosa, kailangan kong ganito. Kailangan kong ganun. Ang maniniwala ka, lahat ng pinangarap ko na magawa ko, nagawa ko rin. Nakita mo, it's a dedication. It's a belief na may role ako sa society. In fact, at the height ng kanyang pagiging Rosa, some people were asking him to join the politics. Sabi niya, hindi. Hindi naman yun ang gusto ko. Ang gusto ko ay sa Red Cross tumulong. Parang ito yung kanyang pinaniwalaan na papel niya sa mundo. Ako, sa akin, hindi lahat ang humihingi sa akin na bibigyan ko. Kamukha lang dito, pag paglabas mo lang, makikita mo ang daming tao na inaantay ako. Alam mo sila, pagka meron silang kailangan na gano'n, they don't expect naman na bibigyan mo lahat ng gusto nila. Ang kailangan lang nila, yung mga hawakan mo sa balikan, sabihin mo, naintindihan kita. Tignan natin paano ako magagawa. Diyan lang, maligayan sila. Hindi lahat ng lumalapit sa akin, tutulungan ko. But I always had a kind word for them. Yun lang, nang ayoko talaga. Yung sila ay anak ng anak. Ayoko nang ganun. Dahil ang kawawa ang mga bata. Kaya yun ang aking sinasabi sa kanila. Tutulungan ko. Pero susun. Mas kaya ano yung lakas sa akin, hindi ko na kayo pakikinga. Kailangan mag-sumig ka. At makikita mo, basta alalayan mo sila. They try their best. Nakikita mo sila, nagpupulsigi sila. Nakikita ko naman eh. At saka, walang lumalapit sa akin, sabi mo, they take advantage of me lang. They don't take advantage of me. Ako, I don't allow na yung ako'y pagsasamantala nila. At walang nakapagsamantala sa kawanggaw ko kina. Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog, buhay, pag-asa, pag-asa. At saka, I'm not afraid of death. Hindi ako kapakala. Iba, kumisang pag-uusapan ng kamatayan, ayaw na mahirap. Lahat tayo dadaan. Kailangan ngayon palang maintindihan ninyo. Kaya kung anong kabutihin magagawa ninyo, gawin nyo na, baka kayo mahuli.
Meanwhile, at Camp Krame, the number of people protecting the camp have more than doubled. Thousands more from nearby provinces have joined those from Metro Manila who have kept vigil since Saturday. Those who have gathered in front of the camp did not appear at all to be bothered by threats and intimidation from Marcos troops who have warned of drastic measures against civilians. A clear sign of people's power effectiveness was the crowd's defiance of the curfew imposed by the former regime. Nakilala si Tina Monzon Palma dahil sa kanyang kakaibang paraan ng paghamon sa kapangyarihan ng Estado at kontrol ng media sa panahon ng batas militar. Na nasalamin hindi sa mga salita, kundi sa ekspresyon ng kanyang mukha habang binabasa ang balitang alam niyang nagkukubli ng katotohanan sa panahong nabanggit. Nang maagaw ng mga rebelde mula sa kamay ng diktadura ang istasyon ng telebisyong Channel 4 nung naghimagsik ang bayan laban kay Marcos, isa siya sa mga pumasok sa istasyon upang mag-broadcast at pangalagaan ang istasyon upang hindi mabawi ng mga puwersa ng diktadura. Panoorin po natin ang dokumentaryo tungkol kay Tina Monzon Palma na pinoduce ni Professor Shirley Evidente at dinirehe ni Ginoong Choi Pangilinan. Of a scenario was the military looking at. War between ruling party Senator Joker Arroyo and opposition Senator Edgardo Angara took a turn for the worse. But Linda Omilia reports the two have managed to patch up their differences. But it's so nice to see you. I'm sure. After having been with you the past few days. Uh-huh. But what is it that you want to tell the people now about what you're going through? Mag-traffic ba sa labas? Hindi. Where'd you come from? She is one who really will tell everything. Studies and everything. I observe Tina is a very good leader. When she speaks, she tells all her ideas. But you will notice that in a very simple way, you can understand what she says and express. But of course, Tina's her excellence is in her passion is really in the stage. Normal na estudyante, very caring. One thing na hanggang ngayon carried pa rin niya, si Tina is very humble. She's very humble. Ang yun ang hanggang ngayon, I think that's in her. Na halimbawa sabihin niya meron siyang ginawa for somebody or anything, sabihin niya, wag mong sasabihin ako yung nagpagawa nun. Paano ako napasok sa media? Ako po ay isang elementary student noon at nanapansin ako nung isang madre na tiga Ireland na ako ay marunong magsalita ng Ingles na tama naman ang diction. So, parang ginawa niya akong protege. Tinuruan niya ako ng poetry, ng oratory, ng declamation, ng impromptu, and even going to the extent of training me for stage, theater, and speech and drama. So doon ang naging umpisa ko sa paaralan. During college, nag-break ako during the semestral break to audition to become a radio announcer. So doon talaga, professional na. I was going to be paid to do some board work that we would call for like 2 hours during summer, because I was off from school, and I would get paid 120 pesos a month. And in St. Scholastica's College, I was the vice president of the student council in 1972 or 1971. So dun kami, dun ko na namulat ako sa isang uri ng activism to look after the welfare of farmers. They gave me beats. But early on in DZM, in Manila Times, I was already doing police report as a startup to a reporter. We had a night shift in the police precinto. When I was doing radio, news because I wanted to train to be a reporter, so they would put me in police beats. So I remember sa Tundo, and then the chief of police, there was such a gorgeous looking guy. You know? So...
So, and then I went to Channel 7. I stayed there. And then they gave me, slowly, they made me take on some managerial tasks. I was the girl, parang I was the news prod. I was the news admin. I would take care of the cameramen. I would look after their futures and their assignments and made sure that there was a cameraman, a reporter. And I would have to make use of 3 vehicles for like 10 reporters as a magician. So si Tina and I and a few of the others who would then see each other also for all kinds of reasons. Nung pumutok na ang sarang tawag namin after 1983 na nagbukas na talaga may Parliament of the Streets na, Tina was still anchor at GMA 7. And of course, things were still controlled. It was controlled until People Power in 1986. Yung mga nanonood kay Tina, nakikita nila ang sinasabi ni Tina, official news. Pero nakikita mo sa kanyang mukha ang unofficial version. It's a friendship that goes back to the 70s. So matagal na kaming magkaibigan. We discovered that we liked each other. And so yung ginagawa ko sa TV Times at yung kanya namang trabaho sa TV as an anchor brought us together, probably in a way that most friendships can't grow, that we both had the professional link. Pareho kaming nagtratrabaho doon sa media. At then, natutunan din namin na marami kaming na-discovery that we shared. Eventually, our friendship was joined with other women journalists at the time. Maalala ninyo, this was a period of political ferment. Nag-uumpisa ng tingnan ng media kung ano talagang nangyayari sa bayan under a long-term dictatorship. Yung one-man rule, one party, na ang media hindi nagwe-question. Kaya nga TV Times yung ginagawa ko nang umpisa dahil yung TV, maaari namin batikusin na walang nagagalit. At ang sabi pa nga ng mga TV executives, kami lang naman ang kaya ninyong tirahin. But I thought, looking at television and the development of this really powerful and dynamic medium, sa akin, mahalaga ito na mapagsama-sama natin yung mga iba-ibang points of view na kung ito nga bang ginagawa sa television, ito yung tamang gawin. Ako, nabubuhay ako sa gulo. I mean, I think I was meant my persona or my training has been one to deal with crisis. And the decisiveness that I get, that I do, is something that sometimes can be found. I told you I was reckless, diba? But well thought of naman. The instincts sometimes are just so clear to me, even my instinctive reaction to a story, well, always grounded na, totoo naman itong ginagawa ko eh. It was the truth. So I did not at all have to be challenged. You do not have to tell me na, hindi tama yung ginagawa mo. Paano mo sasabihin hindi tama? Ay, ako ng cover. You know one thing she hates? She hates it when people come up to her saying, Ma'am Tina, bata pa lang po ako, pinapanood na kita. She hates it. It makes her feel old. But that's her greatest contribution, her life work. She dedicated her life to this industry, to being a responsible journalist, to being someone who's not afraid to stand up for the truth. Sabi ko, tatanungin ko na ito. Sabi ko, so nakaganon yung kamay niya sa mesa? So nandito ako sa kaliwa niya eh. So nakikita ko yung kamay. Sabi ko, sir, sabi ko, malapit na malapit ho ako sa'yo. Nakikita ko yung ano niyo. Marami hong mga needle marks. Meron na naman siyang sinabi. Ang dami. Meron ho ba kayong sakit? Ano ho ba ang
ang sakit niyo. So she was evasive, of course. She's a masterful mastery of evasion, di ba? So hindi niya sinagot. But that was the time he was always having blood transfusion, if you may say it. So it ended there. And I remember, when I went back to the office, I did not realize how, I don't know how you rephrase, how they were telling me, ang tapang mo, natanong mo. So I would always dismiss it and not engage in a debate of why I did it, did I do it for the country. It was just a simple situation where there was a man who was being president and being carried and was rumored to be sick and was not showing himself to the public. And here is a guy who says that he's not sick for the second time and had needle talagang bugbog. Everyone in broadcast news wanted to be Athena Monzon Palma. Ganun yung image niya. Superstar siya talaga. Legend in her own time, sabi niya. I wouldn't listen to anyone. Call the reporter. I would call the reporter, oh, ano ito? Saan ito? Sino nagsabi nito? In fact, I even had a running joke. Every time I would feel na merong konting lagayan dun sa mga storya. So usually, mga ribbon cutting yan eh, di ba? Ribbon cutting. Wala namang kasaysay-saysay, di ba? So alas 3 yung 3 o'clock habit ko. At alas 3 na ha, sabi ko, pag wala yung mga two-way radio eh, wala yung mga radio nyo, hindi kayo kasali. I think what was hard for Tina at that time, what I imagined to be difficult, was that she was the head of the news organization and she was also its anchor. So parang it's a hard thing by itself to anchor and to be the face of the organization. Di ba? Mahirap na yun eh. Kasi lalo na kung may threat, di ba? Ikaw ang mukha eh. Tapos ikaw pang boss, mahirap yun. Di ba na i-balance mo, saan ka ba? Anong, pag nagkamali, kunyari magkamali ka sa broadcast, which happens, di ba? Magkamali ka and you have to like do an erratum or do an apology, ikaw yun mismo, ikaw nag-a-apologize. Kasi ikaw, kayo yun eh. Tapos ikaw rin yung mukha. So I think it was hard to juggle that. Ito yung safety na yun, nakakatatlo ka lang. game. Let's, no, I want to do it better. Para siyang tiger mom, hindi siya, yung pagkakakilala ko sa kanya, wala akong, hindi kanya ibe-baby, hindi siya ganung tipong mentor, hindi siya ganun. That's just not her way. I think yun din ang style niya because she was really very cowboy eh. She's informal, hindi siya yung maraming formality sa buhay, hindi siya ganun eh. Siya parang no-nonsense. So even the way trinato niya kami, very no-nonsense. Wala siya nung mga ibibreak sa'yo gently or ano. Basta pag kailangan mong gawin, gawin mo. Talagang medyo kailangan eh. Kailangan siyang gawin. So yun, may pagka-tiger mom talaga. You have to really find your way. So that was what the kind of boss she was. She was the boss who taught you that it's never acceptable not to know. You have to find your way. That's Tina. Ako, when I see someone get into the team, titingnan ko kung hanggang saan ang kaya niya. I will talk to you. I will befriend you. We will talk to each other like buddies. I will be nice. I will not be a boss to you. But when I am boss, you better listen. Because I will not waste time. And the reason why they say, because I tormented them, because I was wasting time. Not wasting time. I was giving them time. If I did not bother with you, that means you're nothing. In terms of dealing with the dilemmas of life, the questions that force you to answer, where are you, where do you stand? She very carefully thinks about the decisions that she makes. And I think I've seen her really feel the pain of having to resign from GMA7, when she mistakenly read news that was fed to her that prematurely announced the death of Maureen Haltman. Ano ka eh? You, boss ka? You're the senior vice president.
and you are the anchor, okay? So we were on the air, meron kaming teleprompter, di ba? So magko-closing na ako sa teleprompter, may nag-break, breaking news, Holtman is dead. So nag-pause ako ng sandali, si Chechi ang katabi ko, tsaka si Leslie Espino. Pause ako sandali, sabi ko hindi naman, sa training namin, hindi ito ilalagay hanggang vinet, di ba? Tatlo eh. So okay na ako, sabi ko, buti na lang hindi ako nagdrama-drama, we, ano, ganun. Sabi ko, I just shut up and said good night. Inisa-isa ko na ito nangyari, nakita ko na lang nag-flash, sabi ko ganun, pero, you know, I am very sorry for whatever it may cost the network and the credibility and the mga ganung klaseng. I am submitting my irrevocable resignation. Irrevocable. I left. I never showed my face to Channel 7. And the following morning, I had gone to see her and she said, I've resigned. I'm not going back there. I read it as a sign that I am not sure that how that could have happened. And I trusted the person who gave me that news and I cannot go back. And for a while I said, well, what are you going to do then? And she said, well, if I don't do anything, then I don't do anything. When my husband was telling me, sobrang, why did you quit? And I really hated him for that. But we have this love-hate, but I love him very much. He passed away na. So sabi mo, alam mo, sabi niya, sa edad mo niya, wala nang kukuhang tao sa'yo. Wala na daw mag-hire sa akin. Doon ako na. Walang mag-hire, ha? Sabi ko. So galit na galit ako. Talaga, nakaupo lang ako doon. Nakaganon ako. No TV. No sound of TV. I would go to the room of my children. I had 3 boys. Turn it off. I don't want to hear TV. Isa si Tina Monzon Palma, si Ginang Tina Monzon Palma, na nagtalakay ng mga diskusyon tungkol sa climate change at ang relasyon nito dun sa mga harsh impacts ng natural hazards. Marami siyang mga ginawa na mga episodes at interviews na kasama ako doon, kasama yung kanyang programa na Talkback, no? Ang isa sa maganda doon sa mga pag-interview ni Tina Monzon Palma ay isa siya doon sa mga kapag nag-interview ay nakikinig siya. At dahil nakikinig siya, nararamdaman nung ini-interview at lumalabas lalo yung mga gustong sabihin nung tinatanungan. What is needed now draws from the strength that Tina brought to her job. That one, she resigned when she read something that was just so disturbing for the people who were affected, that it was not right, it was not correct, it was not true. And she was ready to pay for that. Where are you going to find that in this day and age? So from mainstream na ngayon, ina-atake nga dahil pinintanas sila na sila yung binabayaran, na wala silang ginagawa kung hindi para sa kanila lamang. When mainstream media is attacked, then we have to look for those champions that basically set up those models. And there are many in the history of broadcast journalism as well as in print journalism. And we must begin to draw that out. And so Tina's story is a great story. But let us be thankful also that it is not a story alone by itself. And Tina will be the first to name the people that she's worked with who basically also earned her respect because they were as dedicated as she was. Paano mo lalabanan ng fake news? Magkaroon ng mga journalist na gaya ni Tina. Magkaroon ng anchors, news personalities na hindi naguguluhan dahil napakalaki na ng kanilang level of celebrity. Kasi yun din ang isang model ni Tina. She was indeed a celebrity but it never went into her head. And she behaved as much as she could, protected her privacy, protected her personal life, and basically put a line as to how much of her the public could get. Thank you.
The transformation of our society and the progress of our country is wasted if we do not put the child at the center of our nation's life. That's the world tonight. I would like to personally thank the University of the Philippines Gawad Plaridel for this special recognition. Diyan nagtatapos ang ikaapat na episode ng Gawad Plaridel na nagtampok kina Cheche Lazaro, Rosa Rosal at Tina Monzon Palma. Sa susunod at huling episode, ay itatampok naman ang mga tumanggap ng Gawad Plaridel sa larangan ng pamamahayag si Jessica Soho at mula sa larangan ng Transmedia si Nora Honor at Bonnie Ilagan. Ang palatuntunang ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Professor Nick Johnson, na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at TZUP. Sa pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.